Bilang paghahanda sa epekto ng La Nina, naglaan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng 140 million pesos na standby funds sa Mimaropa Region. Ayon sa Pangulo, asahan rin ang mga proyektong pang-imprastruktura na magpapaunlad sa ekonomiya ng rehiyon. Si Alan Francisco sa detalye. Nagpunta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Puerto Princesa City, Palawan kahapon para mamigay ng presidential assistance to farmers, fisherfolk and their families. Sa kabuuan, halos 1 bilyong pisong halaga ng tulong ang ibinigay ng gobyerno sa Palawan at Marinduque bilang ayuda sa mga naapektuhan na nagdaang El Nino. Kabilang dito ang mga cash assistance, agricultural machineries, services at marami pang iba. Kung sanay ang lahat ng magdala ng pasalubong mula sa Palawan, kami na iba, kami ang magdadala ng pasalubong sa inyo rito sa lahat ng Palawan. Kabilang sa benepisyaryo ang grupo ng mga magasaka sa Roas, Palawan na Magara Corn Cassava Mushroom Farmers Association. Halimbawa, magpapatubig ka po ng basakan, pwede po siya. Hindi lang po siya sa corn, pwede rin po siyang magamit ng mga nagbabasakan po sa palay. Yan po ay para sasamahan po. Ano po? Para kung makakagamit man kami, lahat po kailangan makagamit. Maraming salamat po, President Marcos. Napakabait nyo. Naitulong sa amin na magsasaka. Habang si Tisa na benepisyaryo naman ng cash assistance, may paglalaanan na agad ang 10,000 piso na kanyang natanggap. Noon na sir, pagkain, tapos yung sa ano ng school supplies, siyempre po sa gagastusin sa pambayad sa school ng mga bata. So, magpapasalamat po kami talaga sa tulong na ito. Naglaan din si Pangulong Marcos ng 140 million pesos na standby fund sa Mimaropa Region, Huang Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan para sa paghanda sa La Nina phenomenon. Asahan na rin ang mga proyektong pa-imprastruktura para mapaunlad ang ekonomiya ng rehiyon. Atin pong ipinapatayo ang Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa Aburlan, kung saan ang dam component nito ay malapit ng matapos, 95% na po. Habang ang karagdagang kalsada sa Dr. Damian Reyes Road sa Marinduque ay halos kalahati ng kumpleto. Nariyan din ang Balabac Military Runway na halos 90% ng tapos. Upang matugunan ito, ang Maharlika Investment Corporation, ang National Electrification Administration at ang Palawan Electrical Cooperative ay nagsasagawa ng pag-aaral upang mapabuti ang supply ng kuryente sa inyong lalawigan. Tayo po ay umaasa sa mga positibong bunga ng mga kasunduan ito. Palalaguin din ang turismo sa tulong ng Puerto Princesa Airport Development Project at Pag-asa Island Airport Development Project. May solusyon din si Pangulo Marcos sa kakulangan ng supply ng kuryente sa Palawan. Samantala, namahagi ng parehas na tulong ang pamahalaan sa Romblon. Hindi nakadalo si Pangulo Marcos dahil sa masamang panahon. Sina Interior Secretary Benjamin Abalos Jr., Agriculture Secretary Francisco Chula Urel Jr. at Social Welfare Secretary Rex Gatchalian ang kumatawan sa Pangulo sa nasabing event. Iginawad naman sa munisipyo ng San Fernando, Santa Maria, Look, Alcantara at Odyongan ang Seal of Local Good Governance kung saan nakatanggap din sila ng tig 1.8 milyong piso. May ilang magasaka rin mula sa Oriental Mindoro ang naabutan ng cash assistance. Gawain magsusi ito upang madoble ang inyong mga ani, matulungan ang pangangailangan ng mas maraming pamilya, problemano, at mapasigla ang ekonomiya ng Mimaropa at ng buong bansa. Lubos naman ang pasalamat ng mga benepisyaryo pati na ang mga lokal na pamahalaan na nabahagian ng tulong. Alan Francisco para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.